Mag-review muna tayo. Boss yung kandidato po na ano. Excuse lang konti. Dami ng suporta kasi talaga napakaraming tahimik lang na tao because hindi mo naman masisisi dala ng napakainit ng politika ngayon hindi lang ng mga politiko pati sa mga komunidad. So just the same, we will do what we have to do. Sama ko sila Sam, sila Jopet, sila Carl, si Doc Willie at si Secretary John. Tuloy-tuloy lang kami dediretso sa tao. Bisahin niyo po sa mga taga-Bataan. Maraming salamat. I hope makita ko kayo halos lahat mamaya. Mag-iingat kayo.
while it is true na medyo mababa ng infeksyon ng COVID-19, but still, mayroon pa rin COVID. Konting ingat lang, stay safe. Ang gusto natin, mag-normalize na ang pamumuhay ng tao towards the normal. Ang pamalik ng mga estudyante sa kumala, tayo naman makapaghanap buhay niya para sa mga anak natin. May patanong na, ano yung status ng Taiwan? From what I have gathered, an information sent to me, you can confirm it, that the government ng Taiwan, kahapon namigay na sila ng mga evacuation manual sa kanilang mga local government. Kaya, well, so far, Ukraine at Russia, mukhang may magandang ending. Hopefully, we always wish for a peaceful ending or peaceful means, no? But just the same, in the case of Taiwan, ako naman talaga, nag-aalala ako sa mga kababayan natin Pilipino doon. Kasi pag nagkaroon ng insidente o crisis sa Taiwan Strait, maapekto ang kagad dyan yung mga kababayan natin na OFW o Pilipino, about 150,000 of them. Now, siguro, habang maaga pa, magamit hindi magamit, mabuti nang handa tayo, makagawa ng plano sa possible evacuation para sa kaligtasan ng ating mga kababayang Pilipino sa Taiwan, if and if may mangyaring crisis. So, may ginang handa, sabi nga, di bali ng Boy Scout. No? But still, we will pray na sana nga walang mangyaring mga untoward incident. But lahat naman tayo nagulat about what happened in Ukraine and Russia. No? So things are possible. So let's just work for possible worst scenario. Kasi pag may ganyan, usually ang binabanatan pagka island country like the Philippines, no? Binabanatan kagad yan, seaport and airport. So baka mahirapan tayo. By sea. I don't know by air, but by sea it's reachable. You 100 kilometers away from Taiwan and north tip of the Philippines. So, maigi na makapaganda lang tayo. Your follow-up lang sa almost the same topic. Sabi niyo po nung debate, neutral stance on Ukraine and Russia, Filipino yung mga concern niyo doon. But the main reason that yung Filipino sa Ukraine are not keen on repatriation. What's your stance now? Well, karapatan naman talaga tayo kapamili. Pero ako kasi, bilang gobyerno, tayo, kapamala, may paramdam natin sa kanila na ano't mangyaring kabilya, meron silang estadong masasaktan. So, as far as DFA is concerned, they're doing their job. And that's what we're after. Mailigtas ang bawat Pilipino sa mundo, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa mundo. Kasi trabaho ng presidente yun. So, that's why, given a chance, ako, i-encourage ko sila hanggat na mainit yung sitwasyon, mapunta na sila doon sa mga bansa na may mga namatay diplomatic relationship na pasamantala doon na sila manirahan o masapok o masalo. No? Para naman sa kaligtasan nila. Yung pera, mahalaga. Pero yung buhay, we'll never know. Nakikita nyo naman sa news na at any given time, missiles are flying, bullets are flying, kaya wala naman sinasalpo yan. Sa akin, na mahalaga, buhay yung mga well, I don't have a historical background why they came up with such situation. But definitely, killing of civilians, you know, being in a crossfire, at marami pa namang way na para mapag-usapan nila mga bagay-bagay, resorting to war,
eh sa akin eh, hindi ko masyadong wala sa peripheral yung gere. It's always about peacefulness. Ay, hindi ko narinig. Hindi ko napanood. Cannot comment on something na well, I don't think that the Bataan nuclear power plant today is suitable for power generation. No, they are sa ngayon, maraming source of energy. Maraming way. Renewable, gas, isa pa po. Or coal. Hanggat mayroong teknolohiya, at itong mga teknolohiya na ito, na available, na mas less, I'm not saying it's not harmful, but less na masamang epekto sa kapaligiran, yun muna ang pa-priority. Especially, if there's an opportunity to copy what the Netherlands did. No? They are resorting to renewable energy through open space via photovoltaic. Yes, everybody should. Not only me, but ako, tuloy-tuloy lang yung war on drugs. Ito yung war on drugs na kung saan hindi natin tinutuloy yung pagbebenta ng droga. Patas pinangangalagaan yung mga nabiktima ng droga. Health-wise, you know, Dr. Willie said it already. So, tayo will go after to the source. If it is true, we are going to fight. If it is true na wala nang manufacturing dito ng droga, wala nang planta ng droga, pero bakit dito? So, yung sabihin, pumapasok po sa mga borders natin. So, yung war on drugs natin, wala po dito. Under the rules, rights will be recognized in world. But the thing is, we must go to the source. So, malamang yan, kasama yan sa mga smuggling ng mga produkto sa ating bansa. At pumapasok sa atin, dati, kung nakakagawa sila, 1 kilo, 2 kilo lang sa isang planta, eh ngayon kung makapagpasok sila, ito nila agad. So there must be something wrong with our port of entry, whether it is air or water. So, sabi ko na rin yun, yun ako po. Ano ba yung papa? Yung kumakatok ng mga bahay, yung arrest, alleged drug lord. As long as there is search warrant and warrant, under the law, you can do that any time of the day. Basta may issuance of warrant or warrant of arrest, search warrant, and so on. I have said that tuloy ang war on drugs, tapos ikilalanin natin yung mga batas na umiira at yun ang ipatutupad na. Tutulong kami dahil may kakayanan naman ng national government as a local government, and if we're going to utilize seaport, most likely, lalanding sila sa mga. We'll be happy to be the service power for FW. Mayor, pwede naman sila umuwi sa kanilang bahay. But what matters is upon landing, will be there. In our own way. Kung ano man ang kapasidad namin, bilang lokal na pamahalaan, kinakaw sa whole city, we can make at least yung transition nila from the biyahe, possible anxiety, maibsan man lang namin bilang lungsod ng Mayor, yung sinasabi nyo kanina yung paglaban sa droga, kailangan bang higpitan talaga yung mga borders para mas hindi makapasok nyo? Kasi ako, I'm trying to be logical about it. If it is true na walang manufacturing, nobody's producing it here anymore, bakit pa rin may droga? So, ang pinaka
MODES assessment is pumapasok to via air or via water. I remember, we are an archipelagic country. And we don't have enough resources na bantayan ang 7,000 mahigit na isla ng island. So most likely, dito siya pumapasok. So kailangan bantayan. Kailangan higpitan. Last question. Okay. Thank you. Okay na. Thank you. Yeah.